tuha ng kampo ni Vice President Lenny Robredo ang nagpapakalat ng peking sex video ng kanyang anak. Samantala, tinukoy naman ni presidential candidate Ping Lacson ang taong humiling sa kanyang umatras na lang sa laban. Yan at iba pang update sa halalan, ibabalita ni Anjo Alimario. Pinag-aaralan na ng mga abogado ni Vice President Lenny Robredo ang magsampa ng reklamo laban sa mga nasa likod ng isang peking sex video ng isa sa kanyang mga anak. Ayon sa tagapagsalita ni Robredo na si Barry Gutierrez, ito ay sexual harassment na pumupuntirya sa growing momentum ng kanilang kampanya. Kinundin na rin ng Gabriela Party List ang ganitong paraan na pag-atake sa kababaihan. Nanindigan ang running mate ni Senador Manny Pacquiao na si Lito Atienza na hindi siya aatras sa vice presidential race. Yan ay matapos tanggihan ni presidential candidate Ping Lacson ang mukhahe niyang umatras silang dalawa. Para makabuo ng mas malakas na tambalan, sina Pacquiao at vice presidential candidate Tito Soto. Pero sabi ni Lacson, si Atienza lang ang dapat umatras. Bukas daw siyang paghatian nila ni Pacquiao si Soto bilang common vice presidential candidate. Definitely not. No withdrawal for me too. Nag-usap na kami ni Manny, sabi nga niya, I am not even giving the suggestion that you withdraw. Vice, I trust in you. And if we win together. If we lose together. My idea is to give everybody a new shifting, a new opportunity to move. With that idea of being, there is no movement. You will be stuck. It will strengthen Bongbong Marcos. Hindi pa raw nakakausap ni Pacquiao si Atienza. Sabi ng senador, kakausapin niya sina Lacson at Soto, pero hindi niya sinabi kung ano ang kanilang pag-uusapan. Samantala, tinukoy naman ni Lacson si dating former Quezon City Mayor Jun Simon na siya umanong nagsabi sa kanyang umatras para magbigay daan kay Robredo. Sinabi raw ng dating alkalde na kaya niyang paatrasin ang running mate ni Robredo na si Senador Kiko Pangilinan para makatambal ng vice-presidente si Soto. Pero nilinaw ng campaign team ni Robredo na hindi autorisado si Simon na magsalita para sa vice-presidente. Lumipat na ng suporta ang Zamboanga chapter ng Ikaw Muna Pilipinas kay Robredo mula kay Manila Mayor Isko Moreno. Anilan, nahuhuli na raw kasi sa mga pre-election survey ang alkalde at hindi na kayang humabol pa kina Marcos at Robredo. Sinusuportahan din ng grupo si Vice Presidential Candidate Sara Duterte. Ang pagsusuot ng face mask, mananatili yan hanggang matapos ang termino ni Pangulong Duterte. Ang vaccine hesitancy naman, lalo na sa BARMM o BARM, isinisi ni Pangulong Duterte sa fake news. May karagdagang pag-uulat si Bombo Raymond Tinaza. Bombo Jane, Bombo Elmar, kagabi nga ay muling humarap sa publiko si Pangulong Duterte kaugnay sa kanyang meeting sa Inter-Agency Task Force o IATF at ganoon din yung kanyang talk to the people. At dito nga ay muling natalaka yung usapin ng posible na pagkakaroon ng surge o panibagong pagtaas sa bilang ng mga COVID cases itong araw, yung mga bagong variant. At sinabi ng Pangulo na siya nababahala kaugnay sa mga lumalabas sa iyon, yung mga nangyayari na mga pagtitipon-tipon, lalo na sa mga political rallies. At ipinaalala muli ng Pangulo yung kanyang, kumbaga, yung dapat na matili pa rin ang pagsunod sa mga protocols, gaya na lamang yung pagsuot ng face mask. At sinabi niya na the COVID-19 is here with us. So dapat daw na matili pa rin yung pagsuot ng face mask at posible na hanggang matapos yung kanyang termino ay matili yung mandatory na pagsuot ng face mask. Na itong bahagi ng pahayag ni Pangulong Duterte. It seems to be appearing in the horizon again sa surveillance ng ating medical people. And let me remind you about the warning of Secretary Duque that hindi naman, we don't go into a nervous state. But we just have to be very careful. And I'd like you to maintain yung mga protocols na which have been proven to help us a lot in combating the virus. So, yan ang importante ngayon kasi unahin natin. Remember that COVID is here to stay. It becomes irrelevant. Hindi na natin takutan yan. Hindi tayo matatakot. Everybody is vaccinated.
And we do not have to worry about contamination again because each body is fighting the virus. Ayan, mainit ang pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di mo nibalitang hindi kailanman magiging sukatan ang pagpapakitang tao sa iyong pagiging isang mabuting pinuno. Ang tagus-pusong buwelta na ito mula sa isang DDS vlogger ang nagtusta kay Presidential Candidate Vice President Robredo sa labis na galit ng pamapuna ang pagsuot niya ng heels sa kasagsagan ng 2022 Senate and Presidential Debate. Ayon pa sa naturang vlogger ay hindi pa sa pagpapabalat kayo, mapapatunayan na karapat dapat kang maging Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Ipinahiwatig din niya ng kanyang lubusang pagkadismaya sa partido o sa pagtakbo ni Vice President Robredo, gayong hindi diumano matino ang pag-iisip nito. Narito naging head din ng isang media outlet hinggil sa controversial na riniska o controversial ni Lika mismo na naturang kandidato. And they posted, bumuelta sa Presidential Candidate Vice President Robredo sa mga bumabatikos sa pagtatanggal niya ng heels matapos ang dinulyong presidential debate noong weekend. Kahit walang eleksyon, ginagawa ko yan. Pag sumasakit, pa ako. Ito resibo, 2016 po ito. Tapos na eleksyon, birthday po ito ng asawa ko. Sa internal garden ito sa Naga, pahayag ng vice presidente. Pinabulaanan din niya ang akusasyong may natanggap siyang advance question sa debate. Hashtag bilang Pilipinas Pino 2022. Pinagpapasensyan pala ng trolls yung pagkatanggal ko ng sapatos after the debate. PR stand daw kasi election. Hindi naman yun first time. Kahit walang election, ginagawa ko yan. Pag sumasakit pa ako, saka medyo regular po yan nangyayari. Hindi lang sa akin, pero sa marami pang mga kababaihan na hindi sanay ng naka-heels na matagal. Also, sa mga masasabi na may advance question akong natanggap sa debate, thank you, kahit hindi totoo, gusto pang sabihin nang galing kayo. End quote. Bunso, dito ay nagpakawala naman ng isang matinding banat ang isa sa mga tanyag na abogado ng bansa na walang iba kundi si Attorney Trixie Cruz Angeles at ayon sa kanya ay palpak na pakulo o pakpalpak na pakulo na ito ni Vice President Robredo gayong tanging pamumuna lamang ang kayang natamo. Pimbabatikos pala naturang lawyer, pinagpapasensyan pala ng trolls yung pagtanggal ko ng sapatos after debate. Hindi naman yung first time. Kahit walang election, ginagawa ko na yan. Ito resibo 2016 po ito, Lenny stated. Madam naman, why do you often dismiss constructive criticism and diminish your critics by calling them trolls? Number one, hindi ba pwedeng concerned lang kami na baka mapasama ka o di kaya ay maaapa ka ng habang nakapaa? Number two, hindi ba pwedeng concerned lang kami when it was made to appear na ang pagsusot ng high heels for 3 hours at paglalakad ng nakapaa pagkatapos ay ini-equate sa tapang at leadership when clearly it shows otherwise? To me and to many others, leadership requires foresight. Number 3, hindi ba pwedeng concerned lang kami na you have 3 daughters, na all girls who were with you then and yet, none of them offered to swap their flat shoes with you? Now I am even more concerned when I read your reaction and saw this photo that you yourself had proudly shared. Why? Because it also means the following, that you did not get our point, that you have been proudly doing the same thing for years now and still have not learned from past experiences, that you came up with this lousy defense when you could have a simply brush it off and bring a pair of slippers next time or wear something more comfy. Worse, that you think wearing high heels and walking with your bare feet and therefore after or thereafter repeatedly for years are something to be proud of. Worse, that someone with that kind of thinking is now running for president. And ko hindi rin nakapagpigil ang isang avid DDS warrior na walang iba ko si MJ Kamwal Reyes, at dito ay nakinalagkad niya ang kalabre o kredibilidad ni Vice President Robredo at ayon sa kanyang clear vision and foresight ang kinakailangan taglayin ng isang leader at hindi yung papaawa lamang ng
nalalaman na pinapanulpalpak pa nito anong cool send Loren Legarda sneakers kong sneakers during the SMA senatorial debate. As I mentioned in my previous post on Lenny's nakakapayapak photo, leadership requires foresight and go. Kasabay na pagpapatuloy ng pagkasira ng imahe ni Vice President Robredo, ang siyang nagpahanga naman sa taong bayan sa pagkapraktika ni senatorial aspirant Loren Legarda na magsuot ito ng sneakers sa nagalap na 2022 SMA senatorial debate. Ayon pa sa isa sa matinitingal ng political expert ng bansa, ay si Loren Legarda ang nagpapatuloy na hindi diumano kailangang magpanggap upang buong pusong mahalin ng sambayan ng Pilipino. Pamumuri pa nito, Vice President Leni Robredo nagpapagkatapos 3 oras na debate.